Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa Kasandigan ng Bayan dito sa Royal Cable TV 6. Ako po ang inyong Kasandigan Grace Dimapilis Carcera, kasama pa rin po si Kasandigan Luz para sa ating segment na My Guardian, My Teacher. Sa bahagi pong ito ng ating programa, layunin po natin na patuloy na mapalawig ang ating kaalaman at the same time magbigay pugay sa mga individual at mga institusyon na patuloy na naglalaan ng kanilang lakas, ng kanilang talento at panahon na sa gayon po ay makatulong, makapagturo sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Alam niyo po, dito sa My Guardian, My Teacher, this is a part of our advocacy of empowering the community through finding different ways of actually educating our community. Mga kaibigan, if you think that learning is limited in the four corners of the classroom, well, you are so wrong. Dahil ang ating pong pag-aaral ay tuloy-tuloy. It's a lifelong process. At sa umaga pong ito, alam niyo po, isa sa mga sikat na usapin, should I say, mga mainit na topic palagi. Bakit dito sa Pilipinas lagi natin naririnig na ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong humihirap? Bakit nga ba ganon? Ano nga bang dahilan? Kaya po sa umagang ito, ang ating usaping pananalabi or in other words, our financial education. Makakasama po natin ang ating mga bisita. Kaya naman po, hindi ko napapatagalin pa. Umaatikabong 20 minuto ang ating inihanda ngayong umaga para sila ay makapanayam. Sister Luz, Kasandigan Luz, pakilala mo ang ating mga bisita, please. Ayan. Kaya mapalad po tayo na makasama ngayon ang dalawa sa mga financial educator and trainer of the Wealth Academy Program. Silang dalawa din po ay independent financial brokers sa isang international marketing group. At ito pong dalawang to ay duly certified as Securities Specialist by the Philippine Stock Exchange. At unahin ko po muna itong isang nasa left side ko po, closer to me. He's also engaged in an independent management consultant for a local service from one educational facility in Laguna. Alamin po natin mamaya. And is also or was part of San Miguel Corporation sa packaging group po for more than 10 years. And he's also a licensed engineer and graduated from University of the Philippines sa Los Baños po. He's also a loving husband to his wife, of course. And they have also two adorable daughters, none other than, ayan, katabi po si Buds. Sabi po niya si Reincarnacion Salvador, kaya reincarnated savior po itong kasama natin. Okay, good morning, sir. Good morning. Okay, pwede bang bumati pa sa kanila? Magandang umaga po sa lahat ng mga manonood at nais ko pong pasalamatan siyempre si Grace at si Miss Lu sa pag-iimbita sa amin sa programang ito. Okay, so napakaganda po ng ating pagbati na binigay po sa atin ng ating Encarnacion Salvador Oblena. Or perhaps Kasandigan Luz, tawagin na lang natin siya. I'm fond of calling him Badong. Will it be okay? Kuya Badong. Okay, Badong. Kasi natutuwa ako Kasandigan Grace because ang pangalan ng susunod is Emmanuel naman. Wow. God is with us. Wow. So kaya sabi ko kanina, talagang religious ang dating ng mga pangalan nila, no? Okay, so this also is a certified public accountant naman yung kasama po ng ating unang guest. And currently engaged as Chief of Accounting Group sa Department of Tourism dito po sa Region 4. And part-time accounting of professor at AMA sa Calamba Campus. And then former section head of finance department at San Miguel Corporation sa packaging group din po. And graduate po siya sa Letran Calamba. So isang Calambenyo, none other than Mr. Emmanuel Torres. Good morning, sir. Good,
Good morning, Sister Luz and Sister Grace, and sa lahat po ng televiewers. And a special mention, it's his birthday today, so happy birthday. Happy birthday, sir. Thank you so much. Thank you so much for celebrating your birthday with Royal Cable TV6. Alam po ninyo, sa mga special na okasyon na ito, dito nasusubok ang ating pusong public servant talaga. Kasi ngayon pong araw na ito, sa special na araw niya, bagkus na tayo magiregalo sa kanya, siya magiregalo ng mga panibagong kaalaman sa atin. Kaya salamat, Brother Manny, for this opportunity na makapanayam ka ngayong umaga. Mamaya po, makakadate na mo naman ang iyong mga minamahal. Okay, sa ating po pagpatuloy, sabi ko nga sa inyo, we have very limited time, so we wanted to make sure that we'll get the most out of the time that we have. Unahin ko na po kay Brother Badong. Badong, IMG, can you tell us more about IMG Wealth Academy? Naintriga ako kasi meron na palang academy na nagtuturo ng tungkol sa mga usaping pang pananalapi. At paano ba ito makakatulong sa ating mga kababayan? Okay, guys, yung IMG is International Marketing Group. IMG is isang financial distribution or brokerage company. It has presence in the Philippines. Actually, nagsimula sa US, sa Canada, and now it has strong presence sa Asia, sa Europe, and still growing. Ang maganda naman sa IMG, meron siya nung tinatawag na Wealth Academy Program. Yung Wealth Academy Program, ito yung financial education arm ng IMG. At ang layunin nito ay magturo ng mga basic financial concepts sa lahat. Sa lahat, ibig sabihin, hindi lang yung karaniwang tinatarget ng traditional financial industry. Para sa lahat, so walang pinipili. Because we believe that with the right information, everyone deserves a chance to be truly wealthy. Yeah. Okay, so para sa lahat, so ibig sabihin, sir, pwede sa mga ordinaryong nanay sa tahanan at yung mga estudyante natin na may mga estudyante kasi mga kababayan na ang lalaki ng binibigay ng magulang na mga allowance nila kasi ako nagtuturo sa isang university. Nalalaman ko na may mga mother talaga, especially yung nasa ibang bansa, na kinocompensate nila yung pag-absence nila through financial allowance sa kanilang mga anak. So, paano po natin matutulungan itong mga nanay, mga estudyante, paano natin encourage sila na ilagay o properly manage yung kanilang mga finances? At saka, Sister Luz, may dagdag ko lang sa iyong katanungan. Kasi yung sa'yo, ang problema nila, marami silang money. Actually, kasabay na rin nun. Yung iba naman, wala naman akong money imamanage. Paano naman yon? Sige po. So, yung una na okay lang ba sa mga ordinaryong tao? Pwede kasi ako, ordinaryong tao lang naman ako. Sabi nga, we are ordinary people trying to live extraordinary lives. So, itutulong ng IMG, particular yung Wealth Academy program, is tinuturoan natin ng basic kasi kami naniniwala na wala naman sa laki o liit mang kinikita. Kasi yung malaki, kung mismanaged, pwedeng mawala yan. So marami tayong istoryang nakinig na, di ba dating mayaman yan, pero ngayon hindi na. Pero dati, parang di ba hindi naman mayaman dati, parang simpleng tao, pero ngayon, parang yun, mayaman na. So maliit o malaki, naniniwala na kami, it's in how you manage kung ano yung meron ka ngayon. At ako naman, itatanong ko naman, Sister Luz, kasandigan ba doon? So birthday boy naman, you used to work together in a huge company here in the Philippines. How come, how did you actually get involved with IMG or the Wealth Academy? Paano po kayo napasok sa ganitong activity sa IMG? In my case, bali, personally, mas nakaramdam ako ng fulfillment nung makita ko na ito pa rin dapat kong puntahan. Mas makarelate sa mga kababayan natin by educating them sa pagtuturo sa kanila sa mga practical na pamamaraan kung paano nila mapapalago yung kanilang pananalapi. Kuya Manny, paano mo na-discover ang IMG? Meron ba nag-imbita sa'yo? Na-discover ko si IMG dahil dito sa katabi ko. Okay. Ini-invite niya ako through email, pero hindi ko siya pinapansin that time. Pero dumating yung time na nung malapit na ako malis sa San Miguel, sabi ko, pagbigyan ko kaya si Badong.
And there I found out na napakaganda pala niya. Mm. Very applicable sa buhay ng bawat isa sa atin. At saka alam mo, isa pang realization was, napansin ko, ako din, I came from a huge company, German chemical company naman yun. Actually, your security is not with the company you work for. Tama ba? Kung tutuusin mo, at the end of the day, ang seguridad nga ba na hinahanap natin ay nasa kumpanyang ating sinasandalan. Kaya naman, mahalaga para sa ating mga kababayan na malaman kung ano pa ba ang paraan na magagawa nating maging maayos ang ating pagmamanage ng ating mga finances. Kasi today, you may be earning a lot, pero tomorrow, hindi mo alam kung anong haharapin mo. Mm-mm. So, pwede po bang or magbigay ng mga points, salient points po, ano ba, mga 3 or 4 or 5, yung top salient points po na makakatulong po sa ating mga kababayan, paano po nila simpleng mapangalagaan yung kanilang pera, maaring marami ngayon or konti lang. So, paano po nila ma-proteksyonan yung kanilang perang meron sila. Perhaps you can put it like financial wellness 101, something like that. Anybody po sa inyo? Okay, unang-una dito papasok yung Financial Wealth Academy. Isa doon sa pinaka-core na tinuturo natin sa mga kababayan natin ay magka-meron sila ng tinatawag na solid financial foundation. Doon sa solid financial foundation natin, tinuturo natin na normally kasi yung mga tao gusto agad mag-invest. Pero paano kung bigla kang magkasakit? Iwi-withdraw mo ba lahat ng investment mo? So doon, through Wealth Academy, tinuturo namin step by step kung ano yung dapat gawin ng tao. Okay, first step. The first step, dapat meron kang tinatawag natin, isecure mo yung kalusugan mo, yung healthcare. Health is oo, real. Dapat tama. Meron ka nun. Pangalawa, dapat, what if the breadwinner namatay? Paano niya yung pamilya niya? So dapat protected ka ng enough protection. Protection. Yes. Ako, kailangan i-elaborate natin kung ano yung protection na sinasabi mo. Yung protection that includes yung mga insurance coverage, tama ba? Parang yes. Specifically, when we say protection, ang pinatutungkol natin yung tamang insurance. Yes. I have to qualify, dapat tamang insurance. Tamang insurance. Okay. Tama nga naman, kasi pag may pera ka, nagkasakit ka, saglit lang ang pera mo. Pagkatapos naman, okay, wala ka nga sakit, kaya lang bigla ka namang kinuha ni Lord, paano naman yung maiiwan mo? In an instant, wala rin ang kanilang source of income, tama? So, okay, that's health and then protection. And then? Then the next one, kailangan i-manage mo yung utang mo. Yun. As much as possible, dapat i-zero out natin yung utang natin. Oh, which is so true. Kasi kahit bago ka maglagak ng iyong pera for investment, ibayaran mo muna yung mga utang mo. No? Kasi ang utang, nag-i-interest. Tama ba? Oh? Yes. Lalo na yung may mga credit card. Saka, kaya sabi zero interest. Kasi once na nasanay ka sa pangungutang, mabubuhay ka na sa utang. Diba? Exactly. Pasandigan, Grace, may mga, hindi naman, no? Personally, nasi-share lang ako. May mga tao kasi talagang ganun. Kasi it is learned behavior. Pag lagi mo siyang ginawa, naging habit mo na, at the end of the day, or at for so long, ma-incur na yun sa pagkatao mo. So, may mga tao, hirap na silang mabuhay na hindi sila nangungutang. Actually, alam ko naman ang tingin ko dyan sa pangungutang is spending money you don't actually have. Yun naman ang laging nagiging cost nun eh. Nagsispend ka, pero wala ka pa naman. Tapos you're trying to live a luxurious life. That's a really tough want to keep up. Okay, we continue on. So, health, okay. Protection, debts. So, kailangan bayaran mo mga kautangan, zero debts. And then, kailangan niya mag-create ng tinatawag nating emergency fund. Emergency fund? So, ano ba itong emergency fund na ito? For example, katatapos lang ng bagyo, nalipad yung bubong ng bahay ng isa nating kababayan. So, doon niya kukunin yun. May mga kamag-anak na gusto lumapit sa kanya, gusto niyang tulungan. So, dapat meron din siya ready for that. Ako, parang mahirap yata yung emergency fund. Kasi yung pang tustos mo bukas, iniisip mo na, emergency na yun. Yung pangkain mo bukas, yun ay isa siguro dilemma ng ating mga kababayan. Pero it's always a mindset siguro kung paano ka magsiset aside ng money for that. Okay, after the emergency fund? Then, that's the right time para sa isang tao na mag-invest na siya. Kapag na-establish na niya yung tinatawag natin solid financial foundation.
Pero lahat ng ito, of course, hindi natin magagawa kung wala yung tinatawag na yung pinakakanasa baba, yung tinatawag na increase your cash flow. Yan, tama yan. Speaking of increasing your cash flow, do you have any suggestion of how to actually get increase your, alam mo na? Resources? Well, marami namang paraan. Pero ang una kasing pinaka-importanting resource, yung pinag-uusapan natin kanina, yung oras. Yes. Nakikinig lagi kanina kay Grace, sayang kasi oras. Actually, tama yun. Pabiro ko nga sabi, okay lang walang tulog eh, kesa walang gising. So yun, lahat tayo may 24 hours. Ang tanong, saan natin ginagamit yung 24 hours? So nauubos ba siya sa ating against the telenovelas, kaya lang doon ba nauubos? Nauubos ba sa sismisan? Or dapat kasi nagagamit sa mas produktibong mga bagay na sabihin na natin makaka-generate ng pera para ma-build yung sinasabi ni Mr. Manny na solid financial foundation. Kasi that's the only way. Kasi it starts, parang yung di-describe kanina ni Sir Manny is parang pagbubuo ng bahay. Mm. Hindi naman simula sa tuktok eh. Yes. Simula, it starts from the foundation, from the ground, first floor, second floor, third floor. Tapos kailangan mabuo siya solid din. It really starts by increasing cash flow. And sa akin, one way is to use your spare time para gamitin mo siya sa mas produktibong mga bagay. Okay. Speaking of cash flow, no? Increasing your cash flow, alam kasi ng lahat na yung paglo-loan, di ba, pangungutang din yon. So, ginagamit din yon to increase the cash flow. So, tama ba na, halimbawa ako, mangungutang ako ng 100,000 para i-put up na sa isang business. Doon sa sinabi yung solid financial status, no, na dapat, a foundation na dapat meron ang tao. Pasok ba yon? Okay lang ba na mangutang ng ganon? To begin with investment, yung sinasabi niyong Wealth Academy na tinuturo niyo pong proseso? Sa pangkahalatan, hindi namin nire-recommenda na mangungutang ako and then i-invest ko. Kasi basically, yung interest ng utang, fixed yun. Hindi magbabago throughout hanggang sa mabayaran mo siya. Whereas, yung pag-i-invest or paggawa ng business, there is an element nung walang kasiguruhan. So, hindi namin nirekomenda na mangutang ka para magnegosyo or mag-invest ka. Okay, so tama yon ang kasandigan, Grace. Kasi makita natin, ang konsepto kasi sa ngayon, ha, marami kasing mga nag-aalok ng loan. Ako, lalo kapag establish ang work mo, Grace, na alam nilang, nagkumikita ka ng ganun. Ang daming lumalapit sa'yo para invite kang mag-loan. Totoo. No? Talagang kitang-kita nila kapag ang tao, lalo na pag nasa kumpanya, sigurado marami lumalapit na magpa-loan. Pero pag wala ka nasa kumpanya, wala na lalapit sa'yo. Okay. Di ba? May text brigade pa nga. Di ba? May mga ganun pa. Alam niyo, mga kasandigan, talaga namang napakabilis ng oras. Kaya sabi ko sa inyo, talaga wala tayong sasayangin sandali. Kaya po ngayon, for our final message, Badong, and Manny, yung inyong mga nais i-promote, mga invitasyon para sa ating mga kaibigan na mga nanonood ngayon. Ito na ang pagkakataon. At isama nyo na rin ang mga nais ninyong batiin. Sige lang. Siguro ako, nais ko lang iparating yung aming consistent at persistent invitation sa mga kasama natin, sa mga kababayan, to attend yung aming Wealth Academy training programs. Marami naman yan. Meron ang headquarters namin o yung main training sa being conducted in Makati. So doon namin kinukundak yung tinatawag na practical money management and investment strategies. Ito po yung series 1 pa lamang ng Wealth Academy program and marami pa po yan. But we start with one. And yung registration fee, wag po kayong mag-alala. It's an open program kaya yung basic seminars, wala pong bayad yan. And sa San Pablo, meron din kami every Sunday sa mga kababayan ko, every 1:30 Sunday. So mag-attend po kayo, kontakin nyo lang po kami. But kung saan man kayo sa bansa, katulad this coming Sunday, meron kami sa Lawag. So you can attend sa ibang lugar, sa Cebu. We have independent trainers para mag-reach out sa inyo. Kahit mga kababayan nating OFW, nasa Hong Kong ba kayo, nasa Europe, o nasa saan mang bahagi, meron kaming independent trainers na ready to
to reach out at ibahagi yung financial concepts na sineshare natin sa IMG. Yes, Padong. At baka, wag mo kakalimutan yung mga little angels. Baka nanonood sila ngayon. Batiin mo naman sila. Papatiin ko rin si Deli, yung aking kabiyak. Hindi ako buo kung wala siya. Yung aking dalawang anak, si Riz, saka si Ray. Tsaka si Mami, tsaka yung kapatid ko na kasama ko na rin sa financial crusade na ito. Okay, maraming salamat. Itagdag ko rin lang pala, Grace, bago ko makalimutan. Meron din kaming spearheaded ng project initiative na meron kaming programa para sa mga bata. Yan! So, financial literacy for kids. Kasi di ba yung bata, walang utang. At ba nung lumaki, meron na. Yes. Simulan natin sa grassroots. Yun lamang, thank you po. Maraming salamat. Tama si Kuya Gavin at Gift Garcera. Gustong-gustong sumali dyan sa activity na yan. Okay, and now we give the floor to the birthday boy, Mr. Manny Torres. Thank you, Grace. So, ngayon po, ang pag-asenso po ng tao ay hindi na lamang po nakabatay kung ano po yung kanyang pinag-aralan, kung ano po yung narating niya sa buhay, kung ano po yung kasalukuyang niyang katayuan. Ngayon po, pwede na siyang umasenso basta't bigyan siya ng tamang kaalaman kung paano yung dapat niyang gawin. Kaya gaya po ng sinabi ni nung kasama kong si Badong, inaanyayahan po namin kayo, give yourself a chance na tuklasin kung ano po yung aming nais ibahagi sa ating mga kapwa. Okay, thank you so much sa ating po mga bisita ngayon from the Wealth Academy. At syempre pa, again, we always remind, though we all have the intention of increasing our wealth, we must consider na iba-iba po tayo ng definition ng wealth. For some people, ang kanilang kayamanan ay ang kanilang pamilya, material na bagay, ang kanilang mga pag-aari, seguridad o ang kanilang kalusugan, karangalan o kayamanan. However we define wealth in our life, let's make the most out of it. And I pray na your life will be a result of your choices, not by chances. Ito po ang inyong kasandigan, Grace Dimapilis Garcera. Magbabalik po ang kasandigan.